piece of video, mag-a-unboxing tayo. At ang i-unboxing natin ay Channeling Cosmetics. So, syempre guys, cosmetics nga. Kaya ang laman nito, makeup for sure. And may binili rin kasi ako sa Lazada, guys. Ito, ang tagal ko nang binili. Pero ngayon ko lang siya mag-film. Sasabay ko na siya dito sa Channeling Cosmetics. Dahil itong beauty din naman to, di ba? So, bumili ako, syempre. Ayan, supportive akong kaibigan. Kaya bumili ako ng detail na lipstick. Ayan, in the shade of Raff. Syempre, di ba? Dahil kaibigan natin si About Raff. Kaya ito talaga yung binili natin. So, mamaya, testing natin siya. And, ako kasi talaga, fan na fan din talaga ako ng Jaiga. Bukod sa Jamil, pinapanood ko rin yung Jaiga. Kaya, ayan, tatry ko yung kanilang lip tint. And, mahilig rin kasi ako, di ba, maglagay ng lip tint. So, ayan, umorder din ako sa V-Line Cosmetics. Ayan, yung Jaiga na shade. Kaya, tara na guys, start na natin i-unboxing to. Unboxing tong Channeling Cosmetics. So, open na natin siya. So, pag-open mo guys, ayan, meron pa siyang coat. Sumaiyo ang kagandahan. O, di ba? Open na natin siya. Parang first time ko lang mag-unboxing ng ano no, pang beauty dito sa channel natin. Para naman hindi tayo puro pagkain, di ba? Lagyan din natin ng beauty. Anyways, ayan. So, meron siyang kasamang ito. Ano to? Ayun tayo eh. Dahil hindi ako pala makeup, hindi ko alam kung ano yung mga dito. Pero feeling ko pang kilay siya. Kasi ang alam kong kasama nito, ayan, lipstick siya kapang kilay. So ito, ayan, pang eyebrow. Testing din natin siya. Hindi rin ako naglagay ng kilay ngayon, kaya i-testing din natin to. Pero tignan pa natin yung ibang laman. So, another na pang kilay. Ayan. Brow soap. Yan. So, ito siya, guys. Water activated. Ito, alam ko. Ayan. So, ito yung laman niya. Oh, tara. Marunong na mag-focus. Beauty vlogger yan. Ayan siya, guys. Ito, alam ko, sabi sa akin, para daw, kasi di ba minsan yung kilay natin kalat-kalat. So, ito daw yung nilalagay para mag, ano siya, yung, ano tawag doon, para mag-form ba? Ano ba tawag? Ano bang term nyo doon sa gano'n? Sa mga may hilig dyan sa makeup? Anong term nun? Parang mag... Basta yun. Ano ba yan? So, ito. Meron naman siya dito instruction. Ayan. So, meron siya dyan instruction. How to use brow soap. Ayan. Step 1. Spray your spoolie brush. Ay, ito. Meron siyang kasamang brush. Ito ba yun? Ito ba yung spoolie brush? Tama ba ako? With a facial mist to dampen the bristles. Okay. Then, step 2. Rub the bristles of your brush against the bar of soap to create the gel-like residue. Step 3, comb the soapy spoolie through the hairs and shape your eyebrows how you want them to set. Okay, yun yung term, set. Para mag-shape yung eyebrow at para mag-set siya. Yun, ganun siya. Yun yung term niya. So, mist daw. Meron akong mist eh. Binili ko Unclutes, yun. May kasama akong mist. So, kunin ko lang yung mist ko. Okay guys, so ayan, nakuha ko na yung mist. Beauty Mist by Unclutes yung gagamitin ko. Kasi ito lang naman ang mist ko guys. Kaso hindi ko, alam nyo, pasensya na sa mga marurunong sa makeup dyan. Ako, nag-unboxing lang ako, tinatry ko lang talaga. Kita nyo naman, nagtitry talaga akong mag-makeup, diba? Kakapanood ko sa mga ano, beauty vlogger, yan sila Raff, sila Mama Ann. Kakapanood sa kanila, feeling ko naman, unti-unti, natututo na ako mag-ayos, natututo na rin ako mag-makeup, diba? Okay ba? Okay ba yung makeup ko ngayon? Anyways, try na natin. So,
sa brush naman daw eh. So, dito. Ito ba yun? Ito lang kasi yung kasamang brush eh. Rub. Ira-rub lang daw. Ah, ayun. Nakakuha nga siya oh. Kasi baka mapadaming kuha ko. Baka mapadami guys yung kuha ko. Grabe. Baka maging ano na siya, gel. Sige, try na natin. Oo nga, para siya na yung soap. Para siyang, ayan. Nakikita nyo ba? Pakita ko. Ayan. So, ganyan siya. Ayan, di ba may mga color white? Para siya naging soapy yung texture niya. Okay, try na natin sa kilay natin. Dahil kilay is life. Oo. Ayan. Try, tignan natin mamaya. Pero tignan nyo naman, parang may pinagbago ba? Feeling ko may pinagbago. Mas naging maganda yung shape ng eyebrow ko. Kasi medyo manipis eh. Medyo manipis kasi nagpa-threading ako. Ako kasi guys, pag nagpapalinis ako ng kilay, threading lang talaga pinapagawa ko. So dito sa kaliwa ko, parang ano siya, medyo manipis. Pero dito, parang nagka-shape siya lalo. Try natin dito sa kaliwa. Ako pa naman, gusto ko sa kilay yung ano, medyo, hindi naman sobrang kapal, pero gusto ko yung medyo kumapal naman. Makapal na may shape. Ayan. So, ito, nakaka-help siya kung anong shape ng eyebrow ang gusto mo mangyari sa eyebrow mo. May choice ka. Uy, okay pala to ah. Ngayon ko lang nalaman to. Itong brow soap. Ayan. Ayan. So, ayan na siya. Natapos ko na itong brow soap. So, iset lang natin siya dyan. Kasi, syempre, kailangan pa niyang patuyuin. So, habang pinapatuyo natin yung ating kilay, mamaya na natin itry itong pangkilay niya. Kasi, alam ko, itong una eh, yung brow soap. Syempre, kailangan mo siyang iset. Kailangan mo muna siyang ishape bago mo lagyan ng pangkilay. So, proceed muna tayo dito sa lipstick niya. Dahil wala pa rin akong lipstick ko, di ba? Hindi talaga ako naglagay pa ng lipstick kasi alam ko may lipstick dito. So, try natin tong shade na Velvet Tint. So, ito siya. Velvet Tint ng Channeling. Ang dami sa inyong nagtatanong sa mga mukbang videos ko kung anong ginagamit kong lipstick. Nagagandahan kasi yung iba. So, ito rin siya guys. At Channeling din yung gamit ko. Yung pink, ayan. Ito. So, isi-share ko na rin sa inyo. Lip Choke Matte ng Channeling. In the shade of Fave or Fave. Paano ba? Kasi ang basa ko dito guys, ano, Fave. Itong Channeling kasi guys, nagagandahan talaga ako pagdating sa mga lipstick nila na matte. Kasi as in, matte talaga siya. Hindi siya mabilis mabura. Kaya ito talaga ginagamit ko pag nagmumukbang para hindi agad lumagpas sa ano ko. Minsan kasi pag lipstick, di ba, pag kumain ka, lumalagpas yung lipstick mo. So itong Lip Choke Matte, hindi. Hindi siya ganun. Kita nyo naman, di ba, sa mga mukbang vlogs ko, hindi lumalagpas. Bihira lang meron. Tapos mabango rin siya. Pero, ito kasi lagi nyo nang nakikita na gamit ko sa mukbang. So, hindi na natin siya gagamitin. Ang gamitin natin yung Velvet Tint ng Channeling. Ang bango! Siyempre, nakikita ko yung mga beauty vlogger pag nag-aano sila ng mga lipstick, inaamoy muna nila, di ba? Ang bango, para siyang ano, amoy juicy fruit. Bubble gum, ganun. Amoy bubble gum. Ang bango niya, ang sweet ng ano niya. Amoy, ala. Yan tayo, ikakamoy. Nalagyan na yung ilong ko eh. Okay. Namula tuloy yung ilong ko. So, ang ginagawa ng mga beauty vloggers, sinaswatch nila yung mga lip tint or lipstick, di ba? So, iswatch natin. Hindi ko siya masaswatch dito kasi ayun guys, oh, may paso ako. Ang dami rin nagtatanong ano yung sticker na nakadikit dito. Hindi siya sticker band-aid. So, ngayon magaling na siya. Kaya, ayan. So, dito na lang natin siya iswatch. Ayan. So, ayan yung color niya pag iniswatch. Try naman natin siya sa lips. Grabe, amoy ano talaga siya, juicy fruit.
Ako guys, bihira akong mag lipstick ng red. More on lip tint lang kasi ako. Para siyang parang water base. Hindi siya katulad nitong matte. Para siyang ipagka-watery siya. Patuyuin muna natin ng very, very light. Okay ba? Okay ba? Bagay ba sa akin tong velvet tint? For me naman, okay siya, guys. Ayan, pag natutuyo siya, hindi siya cheap tignan kahit colored. Pero ito, ang ganda ng shade niya, parang ang classy tignan talaga ng red. Para siyang may pagka-orangey na red, hindi siya yung color red na red. Para siyang orangey red yung dating niya sa sa lips ko. Okay, medyo nag-set na siya, guys. So try na natin 'to. Ayan, ang cute ng niya. Nalagyanan ng lip gloss. Lip gloss 'to, guys. Ayan, channeling na lip gloss. Gusto ko yung mga ganitong packaging na ng lip gloss. Ang cute. Ito kakaiba yung amoy. Hindi katulad dito sa nila na amoy juicy fruit, ba? Diba? Ito amoy juicy fruit eh. Ito hindi. Parang amoy... wala siyang amoy na fruity. Parang feeling ko nga parang amoy cutix, gano'n. Oo, wala siyang sweet na amoy. Pero try natin sa lips natin. Kayo ba, pag nagli-lipstick kayo, mahilig din ba kayo maglagay ng lip gloss after nyo maglagay ng lipstick? Yung iba kasi, diba, gusto nila ganun para may glossy effect talaga yung lips nila. Pero ako, mas gusto ko yung matte lang. Ayan. So, ganyan na siya, guys. Sa mga mahihilig mag-lip gloss, actually, okay din siya. Ayan, super glossy niya talaga sa lips. Okay, next naman natin itatry itong pangkilay nila dahil nag-set na, guys, yung kilay natin. So, binabasa rin ba to? Feeling ko binabasa yung brush, no? Basain natin. Yan, huwag masyadong basa. Nako, good luck. Hindi ako marunong magkilay, guys. So, pasensya na. Tatry lang talaga tayo. So, sabi sa akin naman ng friend ko, pag nagkikilay ka, kailangan mo lang naman sundin yung kilay mo. Susundan mo lang talaga siya. So, ito guys, color brown, yung pangkilay ko. Ay, napakahusay. Nilagyan ko ng brow, tapos pinangkilay ko, no? Punasan muna natin. So, nilinis ko muna yung brush ko bago ko i-brush ulit. Yan. So, naggamit ko na, guys, lahat ng laman nitong Channeling Cosmetics. Ayan. So, kung naghahanap rin kayo ng magandang klase ng makeup, ayan, try nyo sa Channeling Cosmetics. And alam ko, guys, meron din sila doon ino-offer na pang panghaba ng pilik mata. Wala lang ako ngayon noon, pero alam ko meron sila doon sa channel. So, check nyo na lang yung Shopee nila. Ilalagay ko na lang sa description box below yung link. Kaya ito na guys, yung final look natin para sa Channeling Cosmetics. Unboxing yung Channeling Cosmetics. Ayan, itatry na natin tong Detail Cosmetics about rough na shade and V-Line Cosmetics na Jaiga shade. So, ako guys, kasi, halimbawa, pag itong Channeling na Lip Chook Matte, nilalagay ko siya, tapos nilalagyan ko pa siya ng lip tint. So, ito, gagamitin ko naman yung kay About Rough. Ayan, yung Detail Cosmetics. Ayan. Actually, guys, nagamit ko na siya. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo. So, ayan siya. Ako kasi mahilig talaga ako sa shade na ganito, yung baby pink, kaya yung kay About Rough talaga yung pinili ko. And syempre, para support na rin, diba, kay Rough. So, gamitin na natin tong Detail Cosmetics in the shade of Rough.
Alam nyo guys, ako lang ba pag inaamoy itong lipstick ng Detail Cosmetics, yung ganito, ako lang ba yung nakakaamoy na amoy milk tea siya? As in, yung, alam mo yung amoy na pag pumasok ka sa milk tea shop? Ganito yung amoy niya. For me, yun ang naaamoy ko sa lipstick nila. Ang bango, ang tamis. Ako lang ba? Kayo nga, amoy nyo rin sa mga bumili na ng ganito, ng Detail Cosmetics, na lipstick, ayan, amoyin nyo rin. Kasi for me talaga, amoy milk tea shop siya. Grabe, nagki-crave tuloy ako sa milk tea. Anyways, try naman natin tong Jaiga. So, hindi ko na siya, guys, in-swatch. Kasi, ang dami na rin naman gumagawa na nagsaswatch nito. So, hi, gamitin na lang natin siya ngayon sa lips natin. Pag ganitong mga roll, ano kasi itong V-line? Ayan. Roll kasi yung lip tint niya. So, pag ganitong mga roll, tinataktak ko talaga para lumabas siya. Pag bago pa lang kasi yung ano mo, yung lip tint mo, tapos roll pa, hindi siya mabilis mag-spread. So, kailangan mo siyang itaktak para lumabas yung tint. Ayan, oh. So, lumabas na siya, diba? So, kailangan mo talaga siyang taktakin. Taktak, itaktak mo. Ayan, so lumabas na guys, diba? Kaya sa mga hirap na gumamit ng roll na lip tint na katulad nito, itaktak nyo lang ng itaktak para lumabas yung liquid niya. Ayan. So ako guys, ang ginagawa ko kasi pag nag-lipstick ako, yung lip tint, nilalagay ko sa ilalim. Dito oh, sa loob. Ayan, ganyan. Ang sarap. Manamis siya. Para din siyang ano, katulad nung channeling na ano, na lipstick. Para din siyang ano, bubble gum, parang Juicy Fruit. Tingnan natin kung bagay yung About Wrap sa Jaiga. Parang hindi siya nag-stick. Kasi ako ang ginagamit ko, pag yung ano, yung lip matte, yung lip chook matte, tapos nilalagyan ko siya ng lip tint ng sugar. Anong lip tint yon? Yung gamit ko, sugar plum ba yon? Basta may sugar something yung lip tint ko, tapos okay siya, nagmamatch siya. Dahil parang hindi nyo naman makita, di ba? Parang wala lang naman. Meron ba? Ayan, tignan nyo na lang. Ayan, gusto ko kasi guys, may parang a red pa sa ilalim ko, dito sa loob. Ayan. Ganyan. So, ganyan yung effect niya. So, try natin iswatch. Ayan. So, ano naman siya? Nagsistick agad sa, ano, sa skin mo. Try natin i-rub. Pag natagalan ka, yan ang mahirap guys sa lip tint. Minsan, kapag masyado siyang pigmented. Wow! Pigmented! Pag masyado siyang pigmented, ito, feeling ko naman pigmented siya. Kasi nagsistay agad. And, ayan. Parang saglit lang na hindi ko siya ni-rub, nagsistick siya dyan. Ang mahirap lang sa lip tint kapag gagamitin mo sa cheeks mo, hindi mo pwede basta iganon mo, tas matagal na nakatenga bago mo siya i-rub. Mas better siguro pag ganitong mga lip tint, lalagay mo muna sa fingertips mo, tapos tsaka mo siya i-rub, hindi yung diretso. Ako kasi minsan ganun diretso eh. So pag ganitong mga lip tint ang nagagamit ko sa cheeks ko, pag hindi ko agad na-rub, may linya lang ako dito. Ang pangit. Ang tsaka, di ba? Dati hindi ako marunong gumamit ng lip tint sa cheeks. Pero ngayon alam ko na dahil nga puro ko lip tint lang. So, ginagawa ko, nilalagay ko sa finger ko bago ko siya i-rub. Parang ganito. Ayan. Ayan, ginaganyan ko. Huh? Ang pula, ah. Uy! Ang powerful naman nito. Tignan nyo. Wala. Ang powerful niya, guys. Nagulat ako. Kasi, yung gamit ko, yung sugar something na, ano, na lip tint, kapag nilagay ko siya sa face ko, makakailang, ano pa ako, pahid, bago siya magdikit. Minsan kasi, pag nilagay ko, parang nakukulangan pa ako, pero ito ang pula, oh.
Manimibago ako dito kapag ginamit ko siya sa cheeks ko. Dapat onti lang. Kasi sobrang kulay niya. Parang isang pahid mo lang, ayan, makulay na siya agad. So, I guess okay siya pang matagalan kung gusto nyo. And kung fan kayo ng Jaiga, diba? Ayan, support na din. So, ayan guys, na-try ko na silang lahat. So, ito, ilalagay ko na lang sa description box below yung link. Ito, kung saan ko siya nabili, itong Detail Cosmetics, itong V-Line. Sa Lazada ko to nabiling dalawa. And ito guys, sa Shopee. So, check nyo na lang yung description box below yung link para diretso na kayo doon, diba? Okay, so bago ko tapusin tong vlog na to, mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Zeris Apuntar, Elisa Batun, Jessica Torres, hello, Nika Osho, Dana Rose Flores, and kay Jewel Cruz. So, shoutout guys sa inyo. So, thanks guys again for watching. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel at para updated kayo sa mga videos na i-upload ko, tap the bell icon, okay? So, I'll see you guys again. Bye!